after ng buong Acts. Sagutin ko na ngayon. Nakalagay ko dito talaga sa Bible eh. Ang nababasa natin. Acts chapter 20. Ano pa rin pinakibasa mo? Wait, ano? 28, Acts 28. Verse 25. And then jump ka na doon sa verse 28 verse 28. Pahawak. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga, ang kanilang itinikid ang kanilang mga mata baka sila ay makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tenga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila ay aking pagalingin. So yan yung stretch. So 28. Maging hayag dawa sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay itinadala sa mga hindi sila ay makikinig naman. So, ibig sabihin, may manis dito, ang tanong na ito, kay Joanne, ang manis dito kasi that's the end of the chapter of the book. Pakainin mo na. Hindi naman, nahawakan ko dito. I shall cut off ng Israel sa Greece. So, the Gentiles naman pumasok sa Greece. So, kasi binanggit nila yan eh. Ang pag-cut off ng Israel sa Greece ay hindi overnight. Unti-unti yan. Habang may Hudyo, habang may Israel, habang may Kristiyano sa Israel, hindi pa yan totally cut off. Ang total cut off nung ma-black out, malupig, magkalat ang bansang Israel. Yung matupad yung sinabi ni Kristo, may darating wawasakin kay lahat. So, kasi, nung hindi pa sila winasak, may Kristiyano pa sa Israel. Ang pinag-usapan ng Kristiyano, Hudyo at Hudyo naging Kristiyano yung Judeo-Kristiyan. As long as nag-exist sila, yung cut-off ng Israel hindi pa total. Papunta pa lang dun. Yung sinabi ni Pablo sa Roma 10, for I would to God that Israel, di ba? Buksan niyo Romans 10:1. For I would to God that Israel has a zeal for God, but not according to knowledge. Sabi ni Pablo, gusto niya maligtas ang buong Israel. Nasa lupa yun ang dispensation. Ang issue dito, kumalat na yung ebanghelyo sa hintil, ang Israel na pag-iiwanan sa number, sa quantity, pati sa Revelation, pero hindi pa siya nawawala. So outcast na ang Israel? Hindi pa. As long as hindi mawala yung Kristiyano, may pinapatay sa Israel, pero nandun ang church. Malakas pa yung church. Yung church sa Jerusalem, hindi nawawala. Nawala ang church sa Jerusalem nung yung prophecy ni Kristo na when you see Jerusalem compassed with armies, go to the wilderness, go to the mountains. Saka na lang nawala yung Kristiyano sa Israel. Judeo-Christians, pinag-usapan ko. So, doon na yung Romans 11:25 na blindness in part is happened to Israel. Kung merong Romans 11:25, eh, hindi yan kanya-kanya, may progressive, tapos ito may cut-off. So, pag-usapan natin yung cut-off kay Juan Bautista, the law and the prophets were until John. The law and the prophets were until John na may kinalaman from old to new. Abot ng ibang denomination yan. So yun yung time frame. Yan ang time frame. Sa Israel. Ng old to new. Oh. Okay? Ngayon, yung mawala ang Israel, iba pa yan. Kaya yung sinasabi na sa Acts 28, saka lumipat. Hindi. Lumipat na yan. Papauti-uti ang lipat. Pag naglipat ka ng bahay, hindi naman sa araw to, alis ka na lahat, wala na. No. Unti-untiin mo yung tama, yung malaki, yung cabinet. Pero hindi ka pa umaalis. May pinabayaran ka pa. Pero umuunti-unti ka na lipat. Ganyan ang tamang paglipat. Diba? Pumapasok na din yung Gentile. Oo. Pagpasok ng Gentile, unti-unti. Hindi bigla. Overlapping. Kaya, daming term eh, di ba? Yung daming term na yan,
may kinalaman ng overlapping, may kinalaman din yung cut-off niya, hindi kasing bilis ng cut-off natin. Yung cut-off niya, overlapping yun, transition. Ano Romans 11:25? Hindi pa tapos sa Acts 28 na, may sasabihin ako dyan. Alam mo ba, kung sa Acts, hanggang Acts 28, nakaikot na si Pablo ng ilang ikot? Ibig sabihin, nakasulat na si Pablo. Mali ang kwento nila, gumawa siya ng Ephesians pagkatapos ng Acts 28. No! Yung Ephesians, nasa loob pa lang ng Acts, nung gumawa na siya ng Ephesians. Ibig sabihin nung pumasok ang sinasabi ng Paul sa 28, 25, and 28. Meron pa siyang sinulat after Acts 28. Pero na nakasulat na siya bago pa Acts 28. Sabi nila kasi. Yung Corinto, bakit may 1 and 2? Yung Thessalonica, bakit sabi, may rapture pero may huwag muna kayo padaya. Baka hindi pa darating araw na yan hanggang ganyan. May kanalang balik. Dito kasi sinasabi nila, ito yung beginning ay 28, this is the beginning ng time frame that the salvation is come from the Gentiles. So, ibig sabihin, mali. Yung sinasabi nila, kay Cornelio pa lang dumating. Yung proselytes pa lang dumating na, kaya may Judeo-Christians. Wala pang Judeo-Christians ha, may proselytes na sila. Yung Cornelio, hindi yung proselyte. Pure Gentile yan na nakatanggap ng gospel. O yan, nakaw yan ha. Circumcision agad. Pero, ang kukot nila kay Cristo, tinawag niya ang aso. Hindi para sa aso to. Diba? Hindi dapat ibigay yung tinapay ng bata sa aso. At sinubo ako para sa lost house of Israel. O, gagamitin na yung verse na yan. Pero meron ng mga indikasyon na yung Hengel kasama doon sa ministry ni Cristo. Wala akong nakitang malalim na pananampalataya sa buong Israel kaysa dito sa kaos nito. O meron na. So mali ang kwento. Wala pa. No, meron na. Hindi nga biglaan eh. Hindi nga malunok eh. Hindi nga makain yung laman, dugot laman eh. Unti-unti. O Samaritana, umpisa na. Sa Samaritana, hindi ang kabilang kung sa ano eh. Maraming instances. Kaya si Cristo ay parang scandal yun sa kanila eh. Sila parang bukod sila, hiwanay sila, pure race, racist, no? Pero si Cristo, being open, ang open ni Cristo hindi bigla rin. Ako na yung makasalanan ng Diyo, di ba, nakipag-inuman. Tapos, yung gentle, pasingit-singit. Kasi Pedro yung kay Cornelio, parang pagkain bawal na pinapakain. Nakakagulat kasi. Okay. So, bali Francis yung sinasabi nila na hindi totoo na sinasabi kasi nila na nagsimula pa lang magsulat si Pablo at the end of the day. Mali. Nagka-cut-off sila ng malinis na cut-off. Hindi. Tama yan. Parang ang may surgical knife. Hindi. Nung nasagasaan to, parang hindi malinis ang cut. Overlapping. So kasi meron kasi sila mismo may dalawang grupo. Itong pinapuntahan, pinapuntahan. Meron sa kanila ang kapit nila at between us. O yung sa gitna sila. Pero itong pinag-usapan natin, yung posto eh. Yung pinuntahan natin kapit, yung wala silang ganun. Kasi pinanong ko mismo si Dungka eh. Sir, sabi ko ganun. Pastor, sabi ko, kayong pupa ay mismo. Ano sa ko? Hindi related issue. Hindi related ang issue. Sabi ko sa'yo bakit hindi related issue. Yung seven gospels na yan, hindi yan isang cut-off. Maraming cut-off. At may overlapping, maraming overlapping sila. Hindi mo matakyan, buhay pa yung mga tao, meron na yung pitong yun eh. So, walang masyadong kapok sila. Kung ako may overlapping, mas malalang overlapping kayo dito. So, ibig sabihin ngayon sa sinasagot mo, Bar Francis, yung overlapping nila, pumasok ka bin. Bar Fernand, dito ka parang kumapit siya. Ibig sabihin, sa book of Acts, tumatakbo na ang meeting. Yung Judyo, nasa loob pa rin, pero nagpapakiwan na. Okay. Lapit ka rito sa naman. So hindi yung sinasabi nila na putol ang Israel tapos 28 na parang hindi na din tayong tawa eh. Yung putol na Israel tapos Gentile na.
May nung binundo tayo, meron akong paliwanag na katulad sa denomination yan, hindi nila, na naluhin the prophets were until John. Siguro itong mga end time at ito ako na ito rin. Old to new. Hindi po talaga isa rin yan. Old to new lang yan. Pero later, papaliwanag ko yung Newton yan time at Einstein yan time. Gumamit lang ako physics para maintindihan. Pero magtatanong muna ito eh. Yung liliyawin ko lang, yung proteins po, para lang si Piggy. Ano yung kasi, sabi nyo, yung water na piece is so purifying. So, naniwala na tayo talaga ito eh. Ito ba yung mga Jew? Sinagot ko yung Acts 19, na sabi nila, Holy Spirit, alam ba si Pablo na kay Holy Spirit? Ibig sabihin, may bautismo po kahit sa mga hindi. Meron. Nag-baptize pa si Paul, no? Pero after that, hindi na siya nag-baptize. Yan ay kwentong utsero. Diba gusto nyo, pag hindi nakasulat, huwag tanggapin. Huwag ha-ha-ha-ha. Gusto mo, pakita kita lang ha? Ako si Duka, di ako si Joanna Joy. Huwag ka maging big-tong. Ako si Duka, di ako si Joanna Joy. Ang bentador. Sabi. Stronghold. Basta toto, makinig kayo. Yung kwento na si Pablo, hindi na nagbautismo, ang talata nila, Corinto, I thank God I baptized not all you. Gagawin mo ng doktrina yan? Yan yung kapo? Hindi na ako magbautismo. Mali ang thought. Ano yung context na pinag-usapan? Yung kapi-kapihan. Yes. Kung meron siyang pinautisman, yung kapi-kapihan, kahit ngayon, meron ka lang eh. Bakot. Binipira ni Pablo, yung kapi-kapihan ko din yung context. Simula ngayon, hindi na ako pagka-autismo. Bale, hindi yan ang sinasabi ni Pablo. Bakit magpapasarapat pa siya? Nakakapagod pa lang pag-autismo. Salamat sa Diyos, hindi ako revelation. Mula ngayon din ako mag-autismo. Hirap-hirap na bumusog, iba pa. Sabi niya, tubig. So, hindi yan ang announcement. Yan ang talata nila. Hindi sabi niya, I cannot hear. I cannot to baptize. Hindi yan kapotin. Ano, announcement yan? Hello. Hindi sabi niya. Live. Meron ang bawal sa isang pamilya. Gereo, Christian. Ang grace of God, lumagtipas pa, meron na. Hindi lang alam. Ang maling paliwanag sa denomination, yung grace, New Testament lang. Ang sa old, walang grace. Sa old, puro lang works. Puro lang law. Mali. Sa New Testament, may law. May works. Sa Old Testament, may grace. May faith. Anong difference? Progressive revelation. Hindi lang naintindihan ang Diyos. Hindi ko alam na reconciled na pala tayo. Tago pa ako na tago. Si Abraham na say by grace. Bakit siya tayo? Si Abraham say. Si Abraham sa Bible, say by grace. Sabi sa Romans chapter 2. So, ayos na, no? Sana kaya inyo yung... By the way, yung Newton yan, saka Einstein yan, naliwanag ko lang. Naintindihan niyo ba yun, no? Naintindihan niyo ba yung Newton yan? Ulit. Newton yan, physics, saka Einstein. Hindi yan, ha? Sa Newton, ang time absolute. Yung orasan dito, habang tumatakbo ka, pareho lang ang orasan. Hindi halata kasi... Hindi halata kasi... Itapusin natin ito, tapusin natin ito. Tapusin natin ito, magpe-pray tayo. Linag-ilis na, ngayon na. Tapusin natin ito, sandali lang ito. Para lang maintindihan para kay Barney ito. Para na rin sa inyo. Nung dumating ba yung anti-message sa Amerika, nandito na ba sa Pilipinas? Yung ba? Wala pa. So, maliligtas pa dito ang tagal nito kung ang narinig niya ay oneness. Ligtas. Pero alam mo, hindi lang oneness. Pwede siya iligtas kahit ang narinig pa niya. Hindi pa niya pinapasalitan. Ibig sabihin, naintindihan niyo yung pagkaberehan ng Diyos, parang hawig doon sa radicalismo nila eh. Sabot ka na, napaka-out. Ito yung radical dito. Ang pagkaberehan, Master King.
Pwede kang ariin nga na kahit gano'ng kakapos ka. Ay, nakakagulat. Ay, nakakagulat din sa nila eh. Alam ko ba, kahit na lahat pinatawad na, kahit hindi mo hindi niya patawad na pinatawad na. Kasi, yan yung paliwanag doon sa mga verse na pinukot. It's all paid for. Pinukot lang yan. Emphasize din. Pati pa lahat ng criminal, patawad na yan. Diba? Yung mga hindi humingi ng tawad, patawad na yan. Pero, akong radicalismo na sinasabi ko, kahit itong level mo, pwede kang patawarin ating ganap dahil sa master key ng pagkabirehan. Ang pagkabirehan ganito eh, hindi mo abot yung ganung kalalim. Pero, alam na nyo, sa puso mo, sinisikap mo. Nang sinisikap mo, kinamatayan mo, hindi ka nakarating doon. Eh sa end time, set of doctrine, pag hindi naabot yung level nila, patay ka. Ay, naku, kawawa naman. No? Tapusin mo lang yung Newtonian at saan yan ha. Ang Newtonian, absolute cut-off ng time buong mundo, buong universe. Ang Einstein yan, may travel pa ang time. So may relativistic time. Yung nangyari ngayon dito sa lugar na to, that is yan mangyari agad dun. So, kaya may overlapping pang transitional time. Ha? So, yung patayan ng Diyos sa pagliligtas ko sa ibang lugar, not necessarily pareho-pareho sa'yo. Kaya hindi po sila pwede muskahan. Kaya, yung relativistic time, may travel time pa yung time. Pakaralan nyo. Okay. Ito, dalawa lang. Pwede ba ang baptism yung nilalang sa tubig, ang mahalaga spiritual? Pangalawa, sa Old Testament ba may grace sa Hebrew? Meron din. Romans 2:14. Ito, pero yung unang tanong, tanong muna. Unang tanong, pwede bang wala nang tubig? Kala mo, ano? Wala pa rin utol. Sere yan yung kung may manunod yun. Okay. Sino ba yung baptism na inilalang sa tubig? Ano yung sagot ko kanina? Pagkabirehan. Ibig sabihin, yung pagkanakaw sa cross, kung hindi yan namatay doon, magpapabautismo yun. Ibig sabihin, merong nabautisman, merong hindi nabautisman, pero 1 Peter 3:21, answer of a good conscience towards God. Kung kaya mong gawin, kaya mong lakarin, kaya mong tumamakin, kaya mong patunayan. Pag hindi mo ginawa, mong kaya mong tag sa Diyos. Sino commission? So yung bautismo depende doon sa sitwasyon niya. Kung sinadyan niya hindi gawin, kaya niya magpabautismo. Ayaw lang niya. Dinadahilan nila yung iba. Patay kang bata ka. Kasi, yung isa na, di ba dalawang magkanakaw, yung kapit yung isa eh, sinama ko mga sa paraiso. Sinasagot na yan. Pakiklosing prayer. Para nila, or praying. Hindi inusgahan yung magkanakaw. Closing prayer na. Dahil sa kapulawan ng wisdom and knowledge. Palapakan natin yung Panginoon.